This morning ay nais ko sa tanungin kayo mga kapatid ng isang katanungan at mga ito naging paksaan natin. Ano? Kayo ba mga kapatid ay lubos na bibiyayaan ng Panginoon? Starting January 1, at this point of time, gaano na karaming biyaya ang tinanggap natin sa Panginoon mga kapatid? Now, my topic for this morning is, pagkakitin mo talaga mga kapatid, no? I am blessed. Are you blessed? Alam natin mga kapatid na ang bansa natin ay napakagulo. Right? Sabi nga nila, kung kayo po ay ho-operan ng 50,000 pamalengke, tatanggapin niyo po ba mga kapatid? Siguro hindi namin dadalawang isip ano ka pamalengke mo, 50,000. E paano pa kaya pa mga kapatid? Pinuporan kayo ng 500,000 ang pambili ng jacket, pambili ng pangbalabal sa katawan. Hindi niyo ba tatanggapin yan mga kapatid? Maraming magdadalawang isip ka pa, no? Kung anong pagkagasa mo ng 500,000. And these are the blessings you can get if you are in the government. No? If you are a witness who will conquer the truth. Now, ano naman kaya ang biyaya, mga kapatid? Ang makukuha natin kung tayo po ay magbubukas ng katotohanan. And this will be the topic that I would like to discuss with you this morning. Sa binasa ni Brother Hans kanina, mga kapatid, ay napapaloob dito ang dalawang uri ng tao. Ito po yung mga taong tumatanggap ng sobra-sobra. At ito po naman, sa kabilang tao, yung mga taong tumatanggap ng kapiranggot. No? Dahil sa mundo nito mga kapatid, hindi natin may kakaila na dadalawa lang ang uri ng pamumuhay dito. No? Isang labis-labis at isang naghihirap. And alam ko po na tayo ay nabibilang sa pangalawa. Kaya ako sinasabi nila, bakit walang Kristiyano mayaman? The last time mga kapatid na nag-discuss po ako dito sa harapan, I remember na bakit hindi mayaman o hindi pinibigyan ng labis-labis na kayamanan ng isang Kristiyano. Number one mga kapatid is that if we have enough or sabihin natin sobra-sobra kayamanan, ito po yung nagiging dahilan kung bakit po tayo napapalayo sa Panginoon. Now, kung tayo po ay mayroon lamang tamang-tama o katamtaman sa pangailangan natin, there is always a possibility, no, na tayo po ay laging nasa Panginoon. Now, kung tignan po natin dito mga kapatid, alam po natin na ating Panginoong Jesus during those times na siya po ay naging ebanghelyo, spreading the word of God, no? Teaching his apostles, sharing to his disciples everything regarding spiritual matters. Lagi po binabanggit ng Panginoon, kung mabasahin po natin yung aklat ng Mateo in chapter 5 of the Beatitudes, no? Kung ano, you're particular with that. Makikita po natin dito mga kapatid na mas mapalad daw po pala ang mga naghihirap. Mas mapalad daw po pala ang mga tao na nasa Panginoon or hindi po masyadong tumatanggap ng sangkaterbang material na bagay. Bakit? Sapagkat sabi nga po sa kanila rito mga kapatid, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh.
And blessed are you, blessed are you when men hate you, when they execute you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Hindi po sinasabi nung sinabi po ni Secretary Nery that the President is evil, ay accepted na po siya or she is saved from this curse of spiritual condemnation. Sinasabi po nito mga kapatid, blessed are you who nasasabi nito, who insults you and reject your name as evil because of the Son of Man. But when somebody tells you are evil because you are corrupt spiritually, then you are covered with this condemnation. On the other hand, mga kapatid, sabi po dito, but woe to you who are rich, because great is your reward, for you have already received your comfort. And woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. And woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophet. So a good name in earth, mga kapatid. Tandaan po natin ito, mga kapatid. A good name sa mundong ibabaw, kung kilala tayo in some aspects or in all aspects of material things, in all aspects of social matters, but hindi po tayo kilala in spiritual matters, we have a problem with that, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ito po ang sinasabi rito, woe. You are not qualified, in short, mga kapatid. Hindi po tayo nagiging kwalipikado doon po sa standards ng ating Panginoon. Now, I would like to emphasize, mga kapatid, of course, alam po natin na everybody wants to receive blessings sa buhay po natin. Kaya nga po tayo nananalangin eh. Kaya nga po tayo nagsasamba. Kaya nga po tayo gumagawa ng kagustuhan ng Panginoon. Because we know that after this life, we will receive this what we call eternal blessings or eternal reward na sinasabi po natin. But on the other hand, mga kapatid, tingnan naman natin ang kabilang side. E paano kung natin natanggap yung mga biyayang hinihingi natin? Take for example, mga kapatid, you will be taking a board exam. No, marami po sa atin yung mga nag-nursing or yung mga nag-take ng board exam ng last month, last December. No? Bakit may mga hindi pumasa? At bakit may mga pumasa? No? So, ganoon din sa atin mga kapatid sa buhay spiritual natin. After this life, tanungin sa sarili natin, ginamit pa natin yung mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon para po tayo may pumasa. Kung ginamit ito sa ibang bagay, kaya hindi tayo pumasa. Now, I will be imparting some points here, no? Multiple reasons why blessings are being hindered. Okay? Maraming dahilan, mga kapatid, kung bakit ang biyaya ng Panginoon ay naharap or hindi po naibibigay sa atin. Okay, number one, mga kapatid, there is an ignorance of God's will. Gaano pa mahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, ang kalooban ng Panginoon sa atin? When we became Christians, when we became children of God, blessings is always and will always be a privilege to each and every one of us. Ano ba yung blessings na sabi natin, mga kapatid? Sabi natin kaya, blessings